不会太刺激。不知道现在的体能是什么状况，就是说这一周这个距离上拉不开了吗？哎，这是格文说固有的血性。但是这时候这么大很危险，我觉得还是不要想着你跟对方打回去，先把这一回合。好，现场再有请。Well, kumusta kayo mga idol? Matapos ang 17 sunod-sunod na panalo na pinagbidahan ng Pinoy na nagmula pa sa Paranaque City na si Jimel Magramo. Pero bago ang lahat, yung bago ka pa lang sa aming munting channel, ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, pakihit na rin sa notification bell sa all para lagi ka updated sa mga bago nating i-upload tulad nito. Maraming salamat po! Ilang bansang Korea ang dinayo ang nasabing buksidor, kundi dinayo din niya ang China na kung saan nandoon ang pinagmamalaki nila na malalimaw daw ang lakas na si Wimping Chi. Ang mga parangal ang nakamit dahil naging WBO Chinese Champion, IBF Asia Bantamweight Champion, nang dumayo ito sa Thailand ay naging Thai Super Flyweight Champion. Hindi niya ang tumalo sa ating nag-iisang angas ng Pinas na si Casemiro na si Amnat Ruwingrong na tinanghal bilang WBO Oriental Super Bantamweight title. At sa pagpasok pa lang ng entrance ay talaga na makikita natin na paborito ito ng kanyang kababayan dahil ito ay bilang suporta na rin sa kanilang pambato. Sa kabilang dako naman, ang Pinoy ay ang kakampi lamang niya dito ay ang coach at trainer. Napakatahimik lang kapag pinapakilala na ang ating pambato. May bit-bit ng kartada ang ating pambato na 22 wins, 18 wins by way of knockout at may isang talo. Samantala ang kalaban niya Chinese boxer, ang kartada nito ay 11 wins, 5 wins by way of knockout at wala pa rin itong talo. Kinanap ang kanilang laban sa Suwo Olympic Sports Center sa China. Paglabanan ang WBO Oriental at International Flyweight title. Kaya balikan natin mga idol kung paano nga mabuntik na bulagin ng ating pambato ang undefeated fighter sa lakas ng kanyang kamao. 就意味着田中宏说你必须接上他的面，第二场卫冕之战必须得接受这场比赛的精准度应该是非常非常的好的。他这个打了这个倒率达到78%啊，前天下午，前天下午，因为这两天苏州的天气也比较湿了。我前天下午在健身房自己想看一看，他进行一些技术训练，我也可以观察观察。但是在这个马格拉莫这个飞行选手，来自菲律宾的一个拳击世家的杜尼斯啊，埃洛德，他的目前的经纪人飞过来啊。对，也应该说他打法也是很战斗。然后原来也是江苏青非常比较扎实的技术。现在开始过来。这也是动力。对。当然，我们希望葛文峰也能够获胜啊。但确实特别的丰富，他的打法啊，是我菲律宾选手特点。听着，这孩子不停在旁边喊爸爸加油啊，不信这个。不知道葛文峰在台上会不会，另外这菲律宾选手年龄上应该说还是。这个对双方的选手们体能的这个消耗啊，很大。所以他现在进攻的，漂亮，漂亮，漂亮。
快又是一个闪躲，漂亮。这个回合成功了，这个对打的效果好，漂亮。对方无论是前手还是后手 L 差不多有一个月吧，看他发微信每天都要发下来。这些对方的前手直出来的时候，摆完以后就勾，让你把我压着。这是你自信的表现。不会太轻松，太短暂的，我感觉。今天双方体能充沛的时候，击倒对手都不错。对。看到飞鸣先生拼命的往前压，对，是吧？他不希望隔路。漂亮。对，再耗。如果说这种喜欢这种打中近距离对攻这种选手，你拎着他跑这么几个回合啊？看他现在这个马格拉莫已经有点往前够着打了，他着急，这说明他很着急。几乎的这种压力啊，消耗这个格斗，所以应该说还是达到了效果啊。这回合应该说，那这个回合应该说还是有些感觉上有点啊，有些吃力。很平稳的那种节奏的破坏了，对，中断了，中断了，哎，这个状态，选手还是如法炮制啊，往上压。这手这前手的直拳刺拳还打得挺好的，拼命打我打你。对，不打他也是。确实，这手拳这个命很弱，虽然给他打得很长，边速的好。哎，一定是要让对手的这进攻的节奏慢下来。对。他越打越上，赢他一下。拳你看看，对，前手一点的，一动一点的，加强自己的前手拳。哎，袁龙就有机会打出自己的节奏了。他这个脚下也非常啊，非常好。哎，对，对。直线的后退之后，对方的后手的完了，左右走，哎，左右走，哎，这回合上面这么大是不太准备，能不能够扛得住？看对手，对手你看，摆完了又直，哎，对，马格拉莫打的也是很立体，小不小把手能够到你这个鼻子、眼睛这个位置上，就像刚才向进打泰国选手的，就把他的整个这个节奏全都破坏了。你看他前全连的也好。快多密，节奏你看连续快，然后现在真是不太适应他这节奏，对，他现在把这跟不上，原来跟不上，
体能消耗这种挨打很危险的。不知道现在体能什么状况，就是说这个时候这个距离上拉不开了吗？哎，这是比如说过一个血性，但是这时候这么大很危险，我觉得还是不要想着你跟对方打回去，先。只能说他的视觉判断应该说也不能很准，对。连续的这种进攻啊，压迫啊，今天压迫他的这种压迫式的进攻，就是把整个那种原有的这种比较喜欢的、比较擅长的那种节奏全破坏。对。我进攻不多，我也不让你。这个配合如果早上打也不会有太大的问题，但是那时候可能正好是这个体型在这个鬼门关这个位置上，他说想把这个体型拉开脚下也做不到，矮点。目前的成绩，目前的比分是多少就多少。对啊，直接宣布啊，菲律宾选手获胜。At dahil sa atake na walang humpay ng Pinoy, ay halos hindi na makakita ang Chinese fighter at itinigil na nga po ang kanilang bakbakan. Baka mas malaki pa nga po ang pinsala nito kung hindi nila ititigil ang kanilang laban. At panalo ang Pinoy by referee technical knockout decision. Dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Ikaw idol, ano masasabi mo sa performance pinakita ng ating kababayan sa videong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye-bye!